Good evening. This is a brief summary of what will happen on the wedding day. So, sa matrimonial service, meron tayong processional of bridal entourage. So, mauna ang minister, and then yung ninong at ninang, and then yung best man, then maid of honor, groomsmen and bridesmaids, candle sponsors, no? Iilawan agad nila yung malaking candle, and then veil, and then cord, ilalapag nila doon sa ibabaw ng table. And then, i-welcome ko na ang groom. Paglakad ng groom, susunod na yung Bible, coin, and ring bearers. I observed na by partners kayo, so okay lang yun. Ilalagay nyo lahat ito sa ibabaw ng table ng pastor. And then, kakaroon ng pause, and then, i-welcome natin yung bride and her children. So yung bride maglalakad hanggang sa half ng Wylie Chapel, and then yung children susunduin siya, ihatid siya doon sa pulpit, and then yun na yung entrusting of the bride doon sa groom. And then the groom and the bride ay lalapit sa aakit sa ibabaw ng stage, at maghaharap silang dalawa. At magkakaroon na tayo ng declaration of purpose. So, after ng declaration of purpose, nandun na sa gilid si Sister Terry. And then, she will ask the congregation to please stand, and reading of the Word of God na tayo. So, reading, blah, 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 reading tayo ng Word of God. And then, opening prayer, mag-opening prayer ang minister. And then, I will ask everyone to please be seated. Tapos, mag-exhort na ako. Exhortation, blah, 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 exhortation, blah, 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 exhortation, and exchange of vows. Tapos kung mag-sermon, exchange of vows na tayo. Ano mangyayari sa exchange of vows? Meron muna ng children's blessing. So, ibibigay ng microphone, ng best man ng mic, sa mga anak. No, tatanungin ng minister, who gives this woman to be married to this man? So, pwedeng sumagot ang anak na lalaki, si Luigi, ng her daughter and I do, pastor. Or ako po at ang aking kapatid, pastor. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Pwede rin sumagot yung babae ng her son and I do, pastor. So, depende kung anong gusto nila. And then, meron akong explain. And then, this time, children of the bride will release their mom in blessing. So, isa sa kanila, kung ang nagsalita kanina, si Luigi, pwede nga magsalita naman dito ay si Leslie. So, sasabihin niya, Mom, we now release you in blessing and love. So, sa microphone yun. Pagkatapos, magmamano sila kay Eric at saka sa mami nila. Pwede rin nilang yakapin, pwede nilang i-kiss. And then, Mike returns to the best man. And then move back to the altar with the couple. And then best man and maid of honor balik sa pwesto nila. At si Luigi at saka si Leslie balik din sa upuan nila. Tapos i-recognize ko ang sponsors, yung mga ninong at nina, blah, blah, blah. And then, magkakaroon na tayo ng exchange of vows. No? So sa exchange of vows, nandito na yung response na I do. Okay? Do you take? Ganun. So, Eric, do you take Tess to be your wedded wife? So, ganun. Ganun din kay Tess. So, I do ang sagot. Pagkatapos, sasabihin na nila yung prepare nila na wedding vow. No? So, mauna ang groom and then yung bride. Pwedeng kabisado. Kung kinakabahan, pwede rin isulat. Okay? Pwede rin nasa cellphone. Okay. And then, we will proceed doon sa ring. Okay? Sa ring, hingin ko yan sa best man. Kukunin niya sa table. Mas maganda na sa table para hindi nawawala. Pagkatapos, explain ko ano ibig sabihin ng ring. And then, magsusuot na sila ng ring, exchange of ring. Huwag kayo mag-relax kasi i-dedicate ko naman kung ano sasabihin ninyo. And then, the coins. Explain ko anong meaning ng symbol ng coin. No? And then, the Bible. Explain ko yung meaning ng Bible. And then, lighting of the unity candle. Okay, so this time, yung ilaw, since nasindihan na siya kanina,
yung candle ng nasa pastor, no? This time from that candle, kandila, magsisindi naman si Eric at saka si Tess. And then explain ko ano ibig sabihin noon, then the veil, no? Sa veil tatawagin ko yung magkakabit ng veil, yung mga sponsors, and then explain ko rin ano ibig sabihin ng veil. And then ng cord tatawagin ko na, and then explain ko rin ano ibig sabihin ng cord. And then meron minister's message for the couple, no? Blah 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 message, and then signing ceremony. So sa signing ceremony, best man at saka maid of honor. So best man, pupunta ka sa lalaki, no? Papasign mo. Ganun din si sabay kayo ni maid of honor, and then papasign niyo sa pastor, and then papasign niyo sa ninong at ninang. And then communion will now be served sa bride and groom lang at saka sa pastor ang magko-communion. Tapos after ng communion, tatawagin ko na yung veil, yung cord, and then tatanggalin na nila, no? Pagkatapos sa candle ceremony, tatawagin ko naman yung candle sponsors para patayin na yung ilaw. Ay, patayin ng candle. Okay. Pagkatapos, wedding charge, no? Wedding charge na. Ano ibig sabihin nito? So, sa wedding charge, explain, and then wedding prayer, and then declaration of marriage. So declaration of marriage, and ito yung by the power vested in me by the state of California, blah blah blah, no? And then covenant kiss, ito na yung the groom may now kiss the bride. Pagkatapos noon, official presentation and introduction of the newlywed couple. May I now present to you, Eric and Tess, Mr. and Mrs. Eric and Tess office. Mabuhay yung bagong kasal. So everyone will shout, mabuhay. Tapos, bababa lahat, except may iwan the newlywed only. Tapos, picture, picture, picture. And then next slide, the newlywed and the minister only. Silang tatlo, picture, picture, picture. And then the newlywed and the children only. Picture, picture. The newlywed and the best man, maid of honor only. The newlywed and the best man, maid of honor with the groomsmen and bridesmaid only. So on and so forth. No? The principal sponsors, the newlywed and the entire bridal entourage only. The newlywed and their relatives only. The newlywed and their friends only. The newlywed and their churchmates only. The newlywed with all their guests. So waki na to, waki. So, and then everyone, please proceed to the church lobby for the shower of the blessings. No? So, nandiyan na yung flowers and rice. No? Saan yung hahagisan sila? Mabuhay ang bagong kasal. No? And then, please proceed to the Molten Hall. Follow the groomsmen and bridesmaids. Sila yung pinaka maglilid sa kanila. So, that's it. At rakrakan na. Kumbaga, happy-happy. Celebrate tayo doon sa Molten Hall. Sayawan, kantahan, biruan, at maraming tawanan. At celebrate natin ang wedding, no? At blessing ni Tess at saka ni Eric. So, yep. God bless you guys. I'll see you sa October 15. Hopefully, magkaroon tayo ng blocking kung kailan kayo available. Kung available kayo sa Sunday, mas maganda. God bless you. Bye.